Mga residente ng Barangay 16 Partner humingi ng tulong maipaayos ang isang poste. Ayon sa mga residente, taong 2020 pa ito, tumagilid, partner. Dalawang araw na ang nakakalipas ng dumulog sa Acubicol Tabang Ura mismo ni Congressman Saldico si Kagawa John Bachiller para ireklamo ang mga nakatagilid na poste ng kuryente na halos 3 taon nang nagbibigay takot sa kanilang mga kabarangay sa East Washington Drive, Legazpi City. Dito sa siyudad ng Legazpi, humingi makailang beses na rin daw nilang inilapit sa pamunuan ng electric company ang problema. Pero wala raw silang naging aksyon para dito. Start po sa noong 2021 na may dumulog po sa aking kabarangay ko na yun na nga may mga poste at mga kable na medyo delikado para sa mga tao. So nag-start po ako na i-report po sa dati sa APICPA po and then di po nagawa ng paraan. Makakausap natin sa kabilang linya. Agad na itinawag ng aming programa sa tanggapan ng Energy Regulatory Commission ang nasabing reklamo at aming nakapanayam ang kanilang Supervising Energy Regulation Officer na si Sir Jobin Peralta. At yun nga, tinawagan namin yung Aleco, yung pumalit nga dyan sa kay APIC. Opo. Oo, ng Consumer Welfare Desk Officer, si Mr. Dan Burhal. At yun, pinaabot na niya yung problema kay Engineer Buksit. Yun niya daw yung ano ngayon, Acting General Manager Opo. Ng Aleco. Opo. And then they immediately inspected the poll. At ngayon nga, nag-update sila kahapon, sinabi na meron ng material requisition ng poste, itatransfer yung mga metro dun sa old broken poles na nakita kasi in-inspect ata nila ngayong araw. So ang the only thing is that isang poste lang muna ang itinayo doon, yung bago, dahil yung poste na yon, yung bagong poste na yon, doon ililipat yung mga metro at then bukas pa daw nila uli itayo naman yung additional na 2 poles. Pagkatapos ng ating programa ay agad naming tinungo ang lugar kung nasaan ang mga nakatagilid na poste ng kuryente. Pagdating namin sa lugar ay inabutan na namin ang mga lineman ng Aleco na inaayos na ang nakatabing poste ng kuryente. Ayon sa mga residente, kung hindi pa inilapit sa Acubicol Tabang Ura mismo ni Congressman Saldico ang kanilang problema, ay hindi pa raw ito maa-aksyonan. Delikado dito sa amin yan. Sabi ko nga, kung bumigay yan, buti kung walang tao ma-aksidente. And at the same time, mawawalan din kami ng supply ng kuryente. Very happy na natulungan kami. Sana mapagpatuloy niyo ba yung ano niya, program niya na madami pa kamong matabangan ng mga aruga ng mga instances. Kinabukasan, muli naming binalikan ang Barangay East Washington para tingnan kung napalitan na ng Aleco ang 2 pang nakatagilid na poste. Maya-maya pa ay sinimulan na rin ng mga lineman ng Aleco ang pagtanggal sa mga nakapulupot na mga wire sa 2 kahoy na poste. Inalis din nila ang mga lumang metro ng kuryente at pinalitan na ng bago. Habang ang mga residente sa lugar ay tahimik lamang na nagmamasid sa ginagawang pag-aayos ng mga tauhan ng Aleco. 34 na ako dito sa lugar na to. Di pa po yan sa aming mga residente. Malaking oportunidad yon sa amin na inaayos nila yung mga kontador. Kasi minsan nga, mga bata dito naglalaro. Minsan sinaway ko, baka ako tamaan yung mga kontador ng bato. O, nagsialisan yung mga bata. Maganda ang programa ninyong Acubicol Tabang Ura mismo. Kasi ura mismo talaga. Labis naman ang pasasalamat ni Kagawa John Bachiller dahil sa ura mismong pag-aksyon ng ating programa. Basta nung time na rin-report ko siya, binigyan niya ako ng receiving copy na na-receive ko yung complaint, ay na-receive nila yung complaint, tapos after nun, wala nang balik sa akin. Sobrang laking tulong po nung
pagdulog ko sa inyo. Kasi kahapon ko lang nakausap yung staff nyo, tapos ngayon parang nagmamaterialize na kagad na ayos. Sa mga kabarangay ko, ito na yung tatagal nating hinihiling na maayos yung mga poste natin sa ating barangay. Salamat po sa Tabang Ora mismo and sa APEC, sa Aleco. Maraming salamat po. Isang patunay lamang ito na lahat ng problema na idinudulog sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ay mabilis na natutugunan. Sa ngayon ay mapapanatag na rin ang mga kalooban ng mga residente at napawi na rin ang kanilang pangamba.